At palakpakan po natin ang ating Panginoon sa pagpapadala sa kanyang lugod si Brother Francis Urinco. Maraming salamat si Sir John. Magandang gabi po sa akin lahat. Palakpakan po natin si Noel. May gamit yung microphone ko. Alam naman po lang kung ano nangyari ng nakaraan. Pandemic, yun po ba? Pag po kaya nagigingan. Napansin ko lang, no? Ba't parang dito nakaupo yung mga yun? Wala akong sinasabi, ha? Sabi ko lang yung mga yun dito, di ba? Yung medyo naman pa sa yun. Baka gusto mo nagigingan, Sister Benz. Ako po naroon dyan, no? Pero kung pagkata tayo din, makupunta doon sa kapila. Ano lang yung palito? Ganun lang yung paikot dito. Hello, subject. Yung microphone. Umibigay na yung, microphone. Salamat, sis. Napansin mo kung may cellphone doon. Ay, ba tayo? Ay, live pala tayo. Magandang gabi po sa mga nanonood. Saan man po ay nanonood. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Ayan po. So, hindi ako pa ikot-ikot. Dire-diretso na po tayo sa ating topic. Dahil po ang ating topic, and third Friday is ang sabi sa akin, healing. Marami tayong hinihiling sa ating Panginoong Diyos. Diba? At isa po sa mga hinihiling natin ay gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Gumagana na, sis? Ayan. Kaya, bago magsimula sa ating prayers for healing, ito po yung magiging topic natin. In passing lang po ako mabilisan lang po kasi gusto ko agad pumunta sa prayers for healing. Kaya, proof of spiritual healing, mas mag-focus mo tayo sa spiritual healing. Amen. Kasi kung mag-physical healing, madaling makita yung panatandaan. Diba? Ibig sabihin, pag-physical healing, gumaling po tayo physically. Nilalagdag ka, biglang nawala, nangyari mo sa akin yun. 3 o'clock prayer habit. Gusto ko mag-serve. Buong umaga hanggang hapon, dinalagdag ako, sakit-sakit na mga laman loob ko. Sabi ko, Lord, gusto ko mag-serve as a facilitator. 3 o'clock prayer. Nag-pray ako, biglang tumala yung lagnat, instant physical healing. 1994 po yun, hindi ko makakalimutan. Kung tawag naman, ano? Sino pong pinanganak dito bago mag 1994? Meron ba't ang taas ng kamay, nag-powerings? Nakambilis ko kasi magsalita, di ba? Tapos, prayer of healing through the sign of the cross. Sign of the cross. Sometimes po, ito yung pinaka, how do I say this? We take for granted the sign of the cross. Marami po sa atin, alam pa sa fast food, pag magdarasal, pag mga madali, hindi mo ba yung, alam po ang sign of the cross, pag ginagawa natin sa tamang pamamaraan, meron po itong tinatawag na indulgence. Ang indulgence po ay remission of temporal punishment due to sin. Pero dapat po tayo ay nasa state of grace, ha? So kung magpupus tayo ng maayos, sinakupunan po, yung gusto ko ba? Pwede lang mo sa puso. Kaya minsan na nasa interpret mo tayo, nami-misinterpret tayo ng ibang mga tao. Ang tingin nila, baliktad yung cruz natin, eh, di ba? Pero dapat tayo nasa sinakupunan. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Pag ginawa natin yan, 50 days indulgence. 50 days pa lang po yun, ha? Pag ginawa natin yun with holy water, 100 days indulgence. Kung isipin mo, kung halimbawa, tatlong beses ka nagsasign of the cross sa isang araw, 300 days, isang taon na, diba, halos? Siguro mo meron na yun, paglabas natin itong cruz na tayo ng cruz, no? Yung tama, diba? Kaya mamaya po, pag sign of the cross, sundan po ninyo ako sa prayer. Pag sinabi ko, in the name of the Father, dito muna kamay natin, huwag mo nang iipag sa baba, ha? Itahin yung hudyat ko. In the name of the Father, tapos mabigid ako ng prayer, meron tayong prayers for healing through the sign of the cross. Kaya dito muna tayo sa proof of spiritual healing. Una-una po ay meron tayong inner conversion. Pagkatandaan na meron po tayong spiritual healing, inner conversion. Example pa ng inner conversion, hindi na tayo nagmumura. Madalas, ito yung unang-una na rin ako na pagkakaya sa sito. Kumidyante yung microphone niyo.
na-miss ko tong lugar na to, puro nang halikan ko sa hiking. Ang tanga natin nawala eh.